Hi guys, welcome to my YouTube channel and welcome to my life. And for today's video, nais ko lang i-shout out lahat ng mga nag-subscribe at laging na nag-aabang na aking mga video. Salamat po sa inyong suporta and road to 2,000 subscribers na po tayo ngayon. And for today's video, ang ating pong gagawin is nakaisip po ako kasi medyo mahaba-haba na po yung bakasyon natin, 'di ba? Almost ngayon mag-add na naman ng president natin ng 15 days quarantine. 'Di ba? Naka-lockdown pa ang NCR. So, dahil sa napakahabang bakasyon na 'yon, ang dami nating naiisip gawin sa bahay. At mas marami pa kayong video mapapanood sa akin if you keep on watching and if you are a bangers to my video. So, ngayon ang gagawin natin is ita-transform natin ang aking pong old furniture into a new one. Ito yung itsura niya dati. Alam niyo po, ako lang po gumagawa niyan. Tagal na po yung mga set namin na yan. Kasi hindi naman namin sariling bahay ito eh. Kaya hindi kami ganun ka-eager bumili ng mga magagandang mga furniture. Kasi mahirap din maglipat, diba? Kadalasan pag naglilipat tayo, nasisira kapag lipat tayo na lipat ng bahay. May tendency na nasisira yung mga gamit natin. Kaya kami mag-asawa, we decided na kung ano yung meron sa amin dyan ngayon, yun yung aming ginagamit. Ang ganda ng lighting ko, diba? Para kung kukunin na ng liwanag. So ngayon, ang gagawin ko is, kasi yung mga bangko namin, medyo ano, nasira na. Hindi talaga white ang color niyan. Hindi talaga white yan. Talaga ang kulay niyan. Kahoy lang siya pure. Pero naisip ko, i-upholstery. Kaya bumili ako ng gamit nung hindi pa lockdown. Ngayon, umabot na siya ng almost a year or medyo lagpas na siya ng taon. Kaya medyo nasisira na siya. Ngayon, medyo bored na ako sa kulay niya. Kaya nakaisip ako ng paraan para baguhin yung itsura niya. From this to this. Ngayon, papakita ko sa inyo yung mga gagamitin ko, kung paano ko siya ginawa, at ano yung naging resulta niya. So if you're excited, I am also excited too. Just keep on watching! Una, syempre, kailangan ihanda natin yung mga gamitan natin. Meron akong gun tucker, may mga bala ako. And of course, meron akong tela na naitigil ko nang nabili to. Pag pumupunta kasi ako ng Divisoria, pag may mga nakikita ako ng mga tiyanggi na mga tela, binibili ko siya. So, ayun, nabili ko lang siya ng 25 pesos per yard. So, apat na yard ay sa total of 100 pesos. Yun nga, umpisa na natin. Itong tela na to is ginupit ko na siya. Bali sa apat na yarda na binili ko, siguro nakakonsumo ako ng 1/4 na ano, tela dun sa nabili ko. So, ang ginawa ko, iilalapat ko siya dun sa bangko na napaglalagyan ko. Siyempre, titignan ko yung magandang print. So, yan. So, dyan ko siya, nilalapat ko siya ngayon. Ngayon, kapag hindi mo to, nilagay mo lang siya ng ganyan, eh, may tendency na kapag inupuan yan, malalaglag. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng gun tucker para i-fix natin yung tela na yan dyan sa bangkuan na yan. Sobrang luma na yung bangkuan na yan. Pwede nang itapon yan eh. Pero sayang kasi, di ba? Kung kaya pa naman nating gamitin, bakit kailangan nating itapon na yan? So, punta tayo sa likuran. Pag nasa likuran na tayo, ayusin natin yung likod. Tapos, tsaka natin siya i-gun-tucker. Kapag gagawin nyo pala itong ganitong procedure, kailangan malaki yung space na paggagalawan mo. Lalo na pag napakalaki ng bangko na paglalagyan mo. So ngayon, ang ginawa ko, tinaob ko yung bangko, inuna ko yung ilalim, ginantucker ko siya ng bongga-bongga. Ayan, buti nga hindi naglulo ko yung gantucker ko that time. So ngayon, ginantucker ko siya, hinihila ko yung, after kong igantucker yung sa likod, sa, ano naman, ilalim naman, ayan. I'll make sure na yung gantucker or yung pagkakabitan ko sa ilalim, eh, hindi makikita kasi masagwa naman kapag kitang-kita siya, diba? So, habang nilalagay, I'll make sure na nakalapat talaga siya dun sa bangko. Yung foam na yan, nilagay ko lang din yan kasi pure kahoy siya. So, ayan, lapat na siya at I'll make sure na kapag inupuan siya, hindi siya malulukot. Pag may mahabang bangko, meron ding dalawang partner yan. Yan ang Pilipino eh. Kailangan may partner siya. So, kung paano ko ginawa yung unang procedure, ganun din yung ginawa ko sa pangalawa. Yung dalawang bangko, ginupit ko, nilapat ko,
Pagkatapos, tsaka ko siya ginantaker, I'll make sure na wala siyang lukot. Hanggang ilalim, I'll make sure na hindi labas yung mga bakas ng gantaker. Ayan, diba? Ganyan ang ginawa ko sa kanya. So, ganun lang. So, ganun lang siya kadali. Kailangan siguraduhin mo lang maganda yung kalalabasan niya. Kahit na hindi kagandahin yung ilalim, pero maganda yung makikita nilang nasa ibabaw. Ayan, diba? Minimake sure ko lang talaga na talagang dikit na dikit siya. Yun guys, ganun lang kadali ang kung paano ko siya tinransform. Diba, nagbabakil pa ako. So, ang pinakaginasus ko dun is na nagkakahalaga lang siya ng 300 pesos because 150 yung ganta ko, yung bili ko sa kanya, pero lifetime mo na siya magagamit. Depende kung paano mo siya ingatan. Tapos, meron akong bala na ang bala ng guntaker is nakakalaga lang siya ng 50 pesos per box yung bili ko. Tapos, ang tela naman is 100 pesos. So, for the total of 300 pesos. So, papakita ko sa inyo yung naging resulta in 1, 2, 3, go! Yun guys, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, just don't forget to like, share, and subscribe. Just hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.